ay mag-alimos sa lansangan. Madam nga ko. Dahil sa Madam iyo, ako. Ang ating tiyan, lampang kaliraya ro'n sa ilid ka naman. Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi po sa inyo mga kalasa. Welcome po ulit sa ating malasang pagkain sa Pinas. Ang gagawin po natin ngayon ay Shanghai na isda na requested po ni Franz Harry Marti ng Grand Cayman. Ito po ang mga ingredients. Meron po tayong isda. Binakita ko na po sa bayan yan. Dilis po yan. Laman po ng dilis. Pero gusto niyo po ng ibang klase ng isda po, pwede rin po. Meron po tayong carrots. Onion rings. Green onions. Sibuyas. Ganyan po ang hiwa. Meron din po tayong kinchay. Bawang. Isang pirasong egg. Babatihin po natin yan. White pepper. Pamintang durog na itim at syempre gagamit tayo ng asin. Yan po mga kalasa. Ang first step po natin, ayan na po ang meat ng isda. Lalagay po natin ang bawang. Uy, bawang. Sibuyas. Kinchay. Green onions. Yan. Lagyan rin po natin ang carrots. Ganyan po ang hiwa, mga kalasa. Siyempre, huwag niyo po kakalimutang maglagay ng white pepper, pamintang durog, asin, depende po sa inyong panlasa. And lastly po, lalagyan po natin yung binating itlog. Haluin lang po natin siya mga kalasa. Okay? Go. Yan po mga kalasa, nakalimutan ko pong ipakita sa inyo ang very important na sangkap, ang Shanghai wrapper. Ito na po yung ating mixture na kailangan lang po natin i-mix nang mabuti mga kalasa, okay? Pagkatapos po, ibabalot na lang po natin 'to. And opala, luto na po ang ating, hindi pa pala luto. Ipipirito na po natin ang ating Shanghai na isda. Po mga kalasa, nahalo na po natin ang mixture. Ganyan na po ang dapat magiging itsura niya. Alam po natin siya, marinate lang po natin sa refrigerator ng mga 30 to 1 hour. Pwede na po siyang ibalot at iserve at iluto. Okay po mga kalasa, maraming salamat na po pala sa mga nagsubscribe sa aking YouTube channel na Malasang 5X Pagkain sa Pinas. Subscribe na rin po kayo mga kalasa para nakikita niyo po ang aking mga lulutuin. Yung muna, mga kalasa, next step po, nag-dilute lang po ako ng cornstarch sa tubig. Yan po ang gagawin natin, pandikit sa ating wrap. Ang next step po natin, ito lang po, kukuha lang po kayo ng mixture lang ginawa natin. Yan po, lalagay lang po natin dito. Yan. Make sure po na malinis ang inyong mga kamay pag ginawa niyo po itong step nito. Yan po, ayusin nyo lang po mabuti. And then, niroroll lang po natin. Habang niroroll po, dapat po, dinidiinan nyo po papasok. Okay? Yan lang po. Pasok! Yan po, ito po ang use ng pandikit po natin. Okay? Lahat po yan, gagawin natin sa lahat ng ating ginawang mixture. Okay mga kalasa, next step po, magpapaintip na lang po tayo ng pan na may mantika. And then nalagay lang po natin yung piperito natin. Yan. Tingnan po natin, maya-maya lang po. Okay? Mga kalasa, yan po. Babalik na rin lang po natin yan.
ang ating Shanghai na isda. Shoutout po kay Harry Martin na nag-request po nito. Ito na po ang inyong request, Harry Martin, Franz Harry Martin. Yan po mga kalasa, luto na po ang ating Shanghai na isda. Didrain na lang po natin siya. Pwede rin po kayong gumamit ng paper towel sa may plato o kung saan man. Pero ako po ay may strainer po ako, doon ko lang po nilalagay. Ito po, strain lang po natin, luto na po. Yan po mga kalasa, luto na po ang ating Shanghai na isda, di Franz Harry Martin. Ako po. Sasawan lang po natin ketchup.